Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Attorney Mimi Campos Banayat. Ako naman si Teacher Ellie Campos Banayat. Samahan niyo po kami dito sa Health Check Plus. Ang lamig na naman ng panahon ng mga nakaraang araw, Attorney Mimi, at may mga ulan din na hila-hila ng bagyong Dodong. Oo nga, Teacher Ellie, nadagdagan ng kaunti ang ating mga dam. Kalagitnaan na ng Hulyo at hindi magtatagal, bare months na. Napakabilis talaga ng panahon. Ngayong araw, makakasama natin ang isang mahusay na cardiologist at health reform advocate. Siya po ay isang naging pangulo ng Philippine College of Physicians at suki ng Health Check Plus. Talagang suki po natin. Walang iba po kundi si Dok Tony Leachon. Magandang araw po sa inyo, Dok Tony. Baka po gusto niyong bumati sa ating mga nakikinig at nanonood. Magandang araw, Attorney Mimi and Ma'am Ellie, at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programa nyo, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po, Dok Tony. Alam niyo po, Dok Tony, marami sa sumusubaybay ng Health Check Plus ay nagtatanong kung ano po ba itong septic shock. Ito raw ang dahilan sa di inaasahang pagpanaw ni Mario Dumawal, isang kilalang broadcast journalist. At Dok Tony, ano po ba ang mga causes ng septic shock? Well, ang definition kasi ay kailangan ma-explain natin sa publiko. Ang septic shock or pagbaba ng blood pressure dahil sa pagkalat ng infection galing sa isang organ system, kunyari ay baga, pneumonia, or galing sa urinary tract dahil sa isang urinary tract infection or UTI, ay nag-uumpisa muna na hindi shock. Pag sinabi kasi nating shock, mababa na ang blood pressure. At pag mababa na ang blood pressure, nahihirapan ang huminga, mabilis ang pulso, eh kumbaga parang terminal stage na siya, just like any other shock, kaya nga sinabi shock. Pero nag-uumpisa yan sa isang infection na mahirap i-control. At maaring ang pasyente ay matagal na sa ospital at may ganitong profile. Maaring siya ay matanda na or bata na mahina ang resistensya. Siya po ay maaring may diabetes or maaring nagki-chemotherapy or may cancer or meron siyang iniinom na gamot na immunosuppressants dun sa mga kidney transplant patients at iba pa. At maaring pong ang pasyente rin ay matagal po naka-mechanical ventilator or may mga nakalagay po na medical devices. For example, nahirapan na silang maghanap po ng linya para sa swero. Naglalagay po sila ng central line at kalimitan po. Yan po ay nilalagay sa liig. Tawag namin ay IJ o internal jugular route or maaaring kinakat down po siya. At yun ay pagmumula ng infection kung mahina po ang inyong pangangatawan. So yan po yun ang nangyari. Ngayon, since nabanggit na natin at laganap naman po sa balita yan, ito'y wala tayong datos pero doon, tungkol doon. Pero ito ho, bilang isang internist at cardiologist, nakikita ko sa pang-araw-araw na pagpa-practice natin, mahigit po tayong 30 taong doktor at nakikita ho natin ito. Ayon sa kwento, na-admit at nagkaroon ng heart attack ang tinuturang pasyente at siya po ay nag-angioplasty, then eventually po ay nagkaroon ng problema, nahirapan huminga, apparently naihook po sa ventilator at nag-dialysis po. Doon po sa profile na yan, ay fit po yung profile ng isang pasyente po na mahina ang resistensya. Kaya ang isang katanungan dyan, ano pa ang mga sakit ng pasyenteng yan para magkaganoon? Ngayon, bago po pumunta ho doon,
Binibigyan po usually sa hospital ng empirical antibiotics at nire-refer po sa infectious disease consultant para po malaman kung anong antibiotics ang ibibigay. At pagkaraan po ng ilang araw, lalabas po yung tinatawag na culture. Yun pong culture ay yun po ay kinukuha kung saan hong specimen, kunyari sa ihi, kunyari po ay sa plema na nakukuha po sa endotracheal tube. At meron din pong blood culture na kinukuhanan po sa dalawang arms po. Tapos, patutubuin po yun at sa laboratorio at in 3 to 5 days lalabas po yun. At titingnan nyo po whether yung initial na antibiotics na binigay ay sukat po doon. At kung hindi, papalitan. Pero minsan, wala ka na maibigay kahit ganun. Kaya dahil ang pasyente ay mahinang-mahina, doon tumutubo ang fungal infection. Usually po, kasama po yan pagka matagal na po ang pasyente. Kaya mahirap pong gamutin usually at mahirap pong mag-survive po sa tinatawag na septic shock. Ang sepsis syndrome naman, nilalagnat ang pasyente, tapos mabilis ang heartbeat. Pareho rin po ng characteristics ng septic shock, only that the blood pressure ay hindi pa ho bagsak. Oras na bumagsak na po yun, kahit po naka tinatawag po kaming vasopressors, yung mga inotropic drugs, norepinephrine, dobutamine, dopamine, usually po terminal event yan. At usually, dahil mahina ang pasyente, usually po mataas ang mortality rate po niya. Na ibig sabihin, yung prevalence or yung probability of dying ay napakataas po. Yun po. So, Doc, yun po, ang dami niyo pong na-explain at very short time, yun po yung septic shock at saka yung sepsis. Una, Doc, siguro, yun po, no, na-confirm po natin based po sa explanation ninyo na ito pong septic shock ay meron po talagang kaugnayan sa infection. Yun po. Doc, tapos nabanggit niyo po about how, anong po, parang pinaka-grabe na itong shock, itong septic shock. At nabanggit niyo rin po yung sepsis syndrome. Pero Doc, para hindi po siya mag-progress into septic shock, ano po ba yung mga pwede nating magawa para po ma-prevent ang isang septic shock sa isang tao? Napakagandang tanong. Pag ko kasi kayo madalas magkaroon ng infection, malalaman niyo po yan sa sarili niyo. Madalas kayo sinisipon, madalas po kayo mag-sore throat, madalas po kayo magkaroon ng influenza or pneumonia. Ibig sabihin, mahina po ang inyong katawan. Now, to build up your physical energy, ang kailangan po ay ehersisyo. 30 minutes a day, kailangan po yon. Tama po yung pagkain ninyo. Di kayo masyado makain ng mga junk foods, usually gulay, prutas, tamang amount ng carbohydrates. At kailangan hindi ko kayo mataba. Kasi pagka po mataba ang isang pasyente, meron hong condition ang tawag metabolic syndrome. Ito po yung pasyente. Ngayon ho sa Pilipinas, according to the literature, ay at saka sa data ng Philippine Statistics Authority, marami po ang mataba na po sa atin. 3 out of 10 or 27 to 30 million po. Madami po yun. At oras na mataba po kayo, malapit po kayo magka-diabetes, cholesterol, tataas, hypertension, magkaka-heart attack po kayo or stroke, at maaari din po kayo magkaroon ng ibang sakit like fatty liver or gallbladder disease at magkakarayuma. Sa makatuwid, para maiwasan po ito, kailangan lumakas po ang resistensya ninyo. At yan ay with regularity po dapat gagawin. Ehersisyo, 30 minutes a day, pagkain ng tama, tapos ang weight niyo ay dapat sukat na sukat sa inyong height. At oras na hindi po kayo ganito, maaga po kayo magkakaroon ng lifestyle diseases na pumapatay sa milyong-milyong Pilipino. According again to the DOH at Philippine Statistics Authority, ang top 5 killer disease ng bansa sa loob
ng 2022, yung huling data, kahit COVID ang pinakasikat. Meron nung silent epidemic, ang number one killer in the country po ay heart disease or heart attack. Ang pangalawa po ay stroke dahil ho sa hypertension or high blood pressure. Ang pangatlo po ay cancer. Breast cancer, lung cancer, colon cancer, liver cancer. Ang pang-apat na cause ng death ay diabetes, mellitus, mataas ang blood sugar. At ang panglima ay alta presyon. At ang COVID ay nasa number 11 na po ngayon ng cause of death. So sa ngayon, after the COVID pandemic, we are facing another epidemic. At ito epidemic po ng lifestyle diseases. At ito po ang kailangan tutukan kasi hindi po siya obvious, silent lang po siya. At kung hindi magpapa-check up at hindi natin naiintindihan ang mga checklist na binanggit ko kanina, eh lalo po tayo madadali. Huwag natin hong kalimutan din ang bisyon, paninigarilyo at pag-inom ng alak. Dumadagdag po yan pagka po tayo hindi nag-exercise, hindi magandang timbang natin, at hindi maganda ang diet natin. At kung kulang tayo sa tulog, yun ho yun. Because it will lead us also to another epidemic na nilathala po nung isang buwan ni Senator Wing Gatchalian na meron na po tayong mental health epidemic. So we have three epidemics right now. We have the COVID pandemic na pagaling na tayo. We have an epidemic of lifestyle diseases and a mental stress epidemic na pwede lang natin ma-resolve sa pagiging maayos, malusog ang ating pangangatawan. Ayun. So nabanggit niyo, Dok Tony, na may epidemic tayo ng lifestyle diseases at number one dito ang heart attack o heart disease. Ano po ba ang pinaka-common na cause ng heart problems ng mga Pinoy? Ang pinaka-common cause ng heart problem ng mga Pilipino ay paninigarilyo. Kaya po, nung in 2012, nung ako po ay nahirang na consultant ng Department of Health, at that time ay undersecretary, si ngayon ay Department of Health, Secretary Ted Herbosa, during the time of Secretary Ona, tinutukan namin po ang pagbabaho ng naninigarilyo at umiinom ng alak. Sa pagpasaho lalabi ng Syntax Law of 2012 na taasan ang presyo ng sigarilyo at alak para mabawasan yung namamatay ho dito, mahihirap at mga bata. At ang pondo na ma-generate ay ilalaan natin sa PhilHealth. Yun ho yun. So, yan ho ang number one sanhi sa Pilipinas. So, and then, ang sumusunod ay yung binanggit natin kanina, yung physical inactivity at saka overweight maliban sa dalawang bisyong yan. Yan po ang cause po sa Pilipinas po. So, Doc, paninigarilyo at saka po yung inactivity. Doc, Tony, yung po, nabanggit niyo na rin po about yung pong inyong interaction or ano ba, involvement sa government. So, we know that you are a health reform advocate. At yun po, siguro pag-uusapan natin about ito, mag-iisang taon na po ang administrasyon ng ni PBBM. At bago pa lang ang pagkahirang nga po ng ating ano DOH secretary. Yun po, siguro... tanungin lang po namin kayo kung ano po yung masasabi po ninyo sa performance po ng ating health secretary at ng ating at gobyerno in general patungkol po sa health reform. Well, dun sa ating government po kasi, medyo sa tingin ko po ay hindi kagad nakahirang ng formal Department of Health Secretary. Though meron tayo OIC, si... former OIC Rosario Berhere, kahihirang lang isang buwan pa lang si Secretary Teddy Herbosa. So mahirap pong bigyan ng grado siya. Ang tingin ko kasi, ang sense of urgency and agility, napaka-importante po yun sa isang liderato kasi siya ang magse-set up kasi ng strategic goals para sa bansa. Let's say after the pandemic, ang unang tanong mo dyan ay nasa na po tayo sa
pandemya at sa ating healthcare system. Yan ho yung tinatawag nating baseline question. Eh. Then number two, saan mo gustong dalhin ang Pilipinas sa health sa healthcare sa loob ng 6 na taon? At ang pangatlong tanong, ay paano mo gagawin yan? So, nandun yung goals natin. So, how do you get there? So, nung SONA ng Pangulo last year, at in 2 weeks time, magkakaroon tayo ng pangalawang SONA, ang isa sa naipangako dyan, narinig natin, ay yung pagwala ng pandemya. So far, nakita naman natin na wala na. Pero yan dala din yan ng administration ni Pangulong Duterte at nabakunahan na. Kaya talagang bababa po talaga. At globally, yan naman po ang nangyaring posisyon. Ang kailangan lang po dyan ay makapagkaroon tayo ng bivalent vaccines para maging resilient ang bawat Pilipino na hindi na mahawa sa COVID. Pangalawa, ang tingin na ipangako din na magtatayo ng mga hospital outside of the National Capital Region, magtatayo daw po ng Center for Disease Control para sa prevention ng mga sakit at ang isang vaccine institute. Alright. Ngayon, nagkaroon naman po ng vision si Secretary Ted Erbosa at ang tututukan niya ayon sa kanyang pahayag ay yung universal healthcare implementation na pinirmahan po ni Presidente Duterte Pebrero ng 2019 na antala lang ang implementation dahil sa pandemya. Ang pangalawang tututukan ni Secretary Teddy Erbosa ay yung tinatawag po nating hospitals na papatayo ni Pangulong BongBong Marcos na ang una yata ang pagtatayuan ay sa Clark, Pampanga, yung multi-special hospital. Alright, so that's a good plan. Ang pangatlo na sinabi ni Secretary Teddy Erbosa, yung shortage ng healthcare workers. Di ba po, yun. Dahil tayo po ang number one exporter ng nurses sa buong mundo, pangalawa rin sa exporter ng mga doktor next to India. At sabi ni President BongBong Marcos, we are a victim of our own success dahil center of excellence ang Pilipinas sa mga nurses na pinoproduce at sa mga doktor na pinoproduce. Kaya lang, kaya umaalis, tatlo ang problema natin. Mababa ang ating sweldo sa ating mga nurses at doktor sa government hospital. Pangalawa, wala silang job security. At ang pangatlo, yung kanila pong benefits ay mababa din. Kaya wala po silang choice dahil 10 beses mahal po ang pasahod sa ibang bansa, aalis po talaga. So yan ang tututukan po ni Secretary Teddy Erbosa. At ang lumabas na pang-apat ay yung pagtutok sa PhilHealth at lumabas at umugong na ililipat daw ang PhilHealth sa Office of the President. At humingi na sila ng payo sa Department of Justice whether itong PhilHealth na under the Department of Health as chairman of the board ay ilipat sa Office of the President. At ang panglima na nakikita ko na dapat gawin ay ang pagtatayo ng hospital hindi lang ho sa Luzon but pati sa Visayas at Mindanao kasi archipelago setting tayo at nasesentro lang na halata natin during the pandemic na exacerbate ang healthcare system natin dahil in the countryside, walang doktor, kokonti ang laboratorio, at kokonti din ang hospitals. Kaya nahirapan din tayo mag-manage during that time. So I think yun ang tututukan ng current Secretary of Health. At kailangan niya rin din pang-anim siguro. Tutukan din ang non-communicable or lifestyle diseases. Kasi siguro ang metric of success mo kung mabawasan ang namamatay dito sa mga sakit na ito na pumapatay sa maraming Pilipino na less than 50 years old at mahihirap. I think kompleto. Kaya lang you have only 5 years at ang kailangan dito ay collaborative work with the private sector para ma-realize to sa susunod na 5 taon.
Dok Tony, mula po sa mga plano at mga directions po ng ating DOH, ano naman po yung masasabi ninyo sa mga fake news, misinformation or disinformation, and the alarming use of fabricated statements, fraudulent online ads of unregistered products? Alam mo, ito ay mangyayari talaga kasi ang platform and avenue of information dissemination ay social media. Nagbago po ang atin pong pakikipag-communicate from the traditional media organization. Eh nangyari po ngayon, lahat po ng media organization ay lumilipat na rin po sa social media. At marami po tayong nagiging mga influencers, marami rin pong fake news dahil hindi ma-validate po ito. Marami rin misinformation dahil pinagkakakitaan din po kasi yan ng mga produkto. Eh kung hindi mo mare-regulate yan, magkakaproblema ka dyan. At talaga meron ding disinformation sinasadya na gawin. Ngayon, kaya dumadami po ito kasi nagkaroon ng global explosion eh. Nag-umpisa ho ito sa genius na si the Bill Gates at si Steve Jobs. At hanggang ngayon, meron din ho mga problems ho with technology kasi ito na naging nangyari sa atin. Ngayon, may smartphone tayo, nandyan lahat. Pwede ho kayong mag-email, pwede kayong tumawag, may camera ka pa. Meron kang Twitter, may Facebook, may Instagram ka pa. Ito na yung ginagamit ngayon eh. So, kaya kailangan sa tingin ko repaso ang cybercrime law kasi nagawa ito almost 10 years ago, wala pang masyadong explosion ng ganitong klase. At higpitan na magiging parusa kasi these fabricated ads, particularly in the form of supplements and medicines, can potentially harm, injure, or even kill unsuspecting patients. And using credible personalities and medical professionals ay hindi rin maganda because that will erode the credibility of those persons. Eh. So I think dapat may coordination ang Department of Health, sa FDA, sa Department of Justice, sa NBI, and with the legislation para mapaigting ito at mapigilan ho ito. Kasi this will be the future. Eh. The future is actually the social media. And therefore, if this will be the future ng ating information dissemination in whatever form, whether sa law, sa medicine, sa business, then we should be able to take care of this platform. Because kung masisira ho ito, masisira din po lahat ng proyekto ng gobyerno. Kasi masisira ang kanilang communication, then that will also be subject to chaos and clutter, of course. Po. Siguro po, napaganda po na ating kwentuhan ngayong araw na to dahil bilang Health Reform Advocate po, Dr. Tony, marami po talaga kayong na-share at isa din po tungkol po sa social media and how it is the now, yung po parang information na source natin ng information. Kaya po, sobrang bilis po na oras natin ngayon, Dok Tony. Baka po, bago po magsara ang ating interview, mayroon po kayong payo po para sa ating mga taga. So, bye-bye. Maraming salamat sa iyo, Tony Mimi and si Mang Ellie, at sa mga nakikinig at nanonood sa ating programa ngayon. Well, ang gusto ko lang hong ipahayag sa tatlong kataga. Ang una ho ay tatlong mantra. Ang una ay to teach kasi kailangan hong tayo magturo. Ang word na doctor galing po sa Latin word na to teach. So we need to teach. Docere po ang ibig sabihin. I think preventive health dapat ito ituro natin so that we empower every Filipino citizen to become healthy. Para hindi tayo magdidepend sa mga healthcare workers na umaalis at pati sa hospitals na nagkukulang tayo. Ang pangalawa, kailangan natin to heal. Kailangan natin i-focus uli ang ating atensyon. Though importante economy, pero galing tayo sa pandemya, I think the top priority should be health. And ang pag-ibig sabihin natin to heal, hindi lang ho politically, but also
physically, mentally, and of course, spiritually. At ang panghuli is to lead, mamuno, and hindi natin kakayanin ito without good leadership, genuine leadership. And the leaders will also need the help of the citizens. And kailangan din natin ng collaborative work at saka teamwork para dito. So to teach, to heal, and to lead, I think yan ang sa aking tingin na dapat natin gawin para ma-improve natin ang ating healthcare system. Yan. Napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat po, Dok Tony Leachon. Huwag po kayong bibitaw. Makakasama natin sa Wellness Tips si Dok Janet M. Pandan, isang orthodontist para pag-usapan ang gawain ng Smile Train, isang NGO na tumutulong sa mga batang may dingot. Wellness Tips, susunod na.